lupain ng pag-asa. Sagana sa likas na yaman, matatayog na punong kahoy, yamang tubig, yamang mineral, at matapang lupa na pagtatamnan. Dito nabubuhay ang mga kababayan nating magsasaka, mangingisda, moro, at lumad. Subalit, nang dumating ang mga daguhalang korporasyon ng mina, laging plantasyon, lahat ay nagbago. Ang dating tahimik na pamumuhay ay naging isang bangungot at kamatayan ang naghihintay. Gising na, buyan ko. Mata na mo, buyan ko. Ang araw ay sisikat na, sisikat na. Sinduog sila ko. Arang patsel na baho, tanuwang ay tanuhin ang on. Ang dami pang trabaho na dapat nating gawin. Bangon ko on, kaubusan kito panahon. Iantos ang tanan sa adlaw nagabugwan, iampikan, ipanalipdan yutang kabilin sa amo katigulangan. Dahil sa pagtutol ng mga pisante, moro at lumad ng Mindanao, sa mga di umano'y programang pangkaunlanan ng gobyerno, idideploy ang briga-brigada ng mga sundalo sa Mindanao upang proteksyonan ang interes ng malalaking korporasyon ng mina, plantasyon na nagresulta sa napakaraming paglabag sa karapatang pantao at pagdurog sa mga mamamayang nakipaglaban para sa lupaing ninuno at sa kalikasan. Maraming alabag na karapatang pantao sa ilalim ng amplang bayinihan ni Pinoy. Sa loob lamang ng 2 taon ng administrasyong Aquino, may 35 extra-judicial killings na mga lumad, aktivista at environment defenders. Ang pagmasakir sa pamilyang kampiyon dahil sa pagtutol sa extra mining. Ang pagpatay kay Father Fausto Tintorio at iba pang extra-judicial killings. Lahat dahil sa pagtutol sa mina, plantasyon at pagdipinsa sa kalikasan. Ang malawakang militarisasyon sa Mindanao ay nagbunga ng mga pursahang ibakwasyon ng mga lumad, bisanti at moro. Gising na, buyat mo. Mata na mo, buyat mo. Ang araw ay sisigat na, sisigat na. Gising na,